Pagkatama lang po kanina, ang bilang ng mga nasawi sa Bagyong Yolanda ay mahigit 6,000 at tinatayang kulang-kulang sa 2,000. Ito pong patuloy na nawawala o hindi pa nakikilala sa mga sandaling ito. Samantala, hindi raw po mag-aalinlangan si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na umarap sa Senado para ibahagi ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay sa rice smuggling. Wala rin daw siyang kinatatakutan at handang ibunyag ang alam niya tungkol kay Davidson Bangayan na pinaniniwalang si David Tan din. Gate ni Duterte, nakapagtataka na hanggang ngayon ay hindi pa rin mapatunayang iisang tao lang sila at hindi rin makabuo ng kaso. Hinamon niya ang DOJ na itigil na ang puro salita at umaksyon na. At sa gitna ng patuloy na pag-bypass naman ng commission appointments kay Justice Secretary Laila De Lima, hinamon ni Duterte ang kalihim na magbitiw na. Sagot naman ni De Lima, hayaan na lang sila ni Duterte o sa kanilang trabaho at huwag nang diktahan pa. Dapat po hindi nila kami dinidiktahan. Alam namin kung kailan kami magpa-file ng kaso. Ayaw namin ura-urada lang. Hindi naman po kami gano'n na dahil hot na hot yung issue, magpapasikat kami, magpa-file ng kaso. Gusto na muna namin siguraduhin na kapag finile na, malakas ang kaso. And they had to wait for the Senate to provide them information. Eh ano ka po, DOJ na yung gano'n. You are there for a long time and you have not solved smuggling until now. And yearly we lost 7 million. That is a crime and that is criminal negligence on their part. Sila hindi elected. Kami pinili ng tao. We find acceptance in elections. Ito sila si De Lima. Don't you think it's about time to adopt a certain degree of delicadeza by stepping down?